1, 2, 3. What's up mga karangay? Ay, ulit. What's up mga kabarangay? Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang ating ihatid sa inyo mga kabarangay. Pero bago tayo magsimula mga kabarangay, nagpapasalamat ako sa ating mga Pinoy Taiwanders, si Brad Ramis, Brad Paulo, si Brad Chris. Ingatan nawa po kayo sa inyong paglalakbay. Kung saan man po kayo, ingatan nawa po kayo sa inyong paggawa. Sa pang-araw-araw ninyong paggawa, ingatan nawa po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagbisita. Maraming salamat po una sa Panginoon. Maraming salamat po sa Diyos. Bali mga kabarangay, ibabahagi ko lang no, yung nakita ko kanina, yung pagkabit nila ng long span o screen reel ang tawag doon. Kasi nga, sa atin sa Pinas, waterproofing ang ginagamit para sa pagkakabit no, sa pag-aano sa simento, lalo na first floor, second floor o third floor rather yung bahay. Sa atin winawaterproof para nga yung tubig, kasi minsan pag hindi mo winaterproof ang isang bahay, papasok parang bang nagpapawis siya sa loob. Pero ipapakita ko dito sa inyo mga kabarangay yung diskarte nila dito sa Taiwan. Tara mga barangay, ganyan yung paggawa nila ng ano, spandrel daw tawag yan, spandrel. Tingnan nyo mga kabarangay. Yan. Ganda ng pagkakagawa niya mga kabarangay. Kasi ninyo. Dito sa kabila mga kabarangay, tapos na eh. Tapos na dito. Ayan. Pataas hanggang ganun. Parang hindi masyado sigurong mainit sa loob, kaya nilalagyan ng ano. Siguro nagpapawis pag umulan. Para siyang ano, ano ba tawag nito, kasi sa amin winaterproof. Pag wala siyang waterproof, di ba? Para siyang mga kabarangay, no? Para siyang yung, kasi sa atin sa Pinas, winaterproof. Sa kanila siguro, para hindi na i-waterproof. Ganyan na ginagawa. Yaw. Eh. Diba? Ikaw. Spandrel tawag sa atin yung mga barangay. Eh mga kabarangay, siya yung taga-putol, tapos inaabot niya dun. Inaabot niya dun sa foreman niya. Foreman, yan. Inaabot niya dun. Inaputol siya ng banda. Ano siya mga kabarangay, maganda? Maganda siya, may pump siya. May pump siya sa loob. Spandrel daw tawag dyan. May pump. May pump. May pump siya sa loob eh. Maganda siya mga kabarangay, maganda. Ano mga kabarangay, bago ko isara ito, magsha-shoutout muna tayo sa ating mga kabarangay sa iba't ibang panig ng mundo. Isha-shoutout natin si Bodencio, si Madam Bibay, shoutout. Kay Alvin Manuel, shoutout. Kay Andy TV, bisitahin nyo mga kabarangay. Marami kayong matututunan kay Andy TV about Bible, about sa paglalang. Maraming kayong matututunan kay Budencio, kay Madam Bibay. Kung gusto nyo kasiyahan, pumunta kayo kay Madam Bibay. Kay Alvin Manuel, kung gusto nyo naman tungkol sa mga aso, mga kabarangay, no? Tungkol sa mga aso, marami kayong matututunan sa pagtitrain ng aso, sa pagpapa... sunod sa aso, mga kabarangay. Sabi niya nga sa akin eh, dapat ang aso ang sumusunod sa tao, hindi yung tao yung parabang takot na takot siya sa aso. Dapat ganun mga kabarangay. Shout out din kay Rainel Jan Family, ang YTC YouTube channel niya. Marami kayong matututunan sa bonding nilang magpapamilya. Maraming kayong matututunan. Tsaka nga pala, idagdag ko din oh, maraming salamat ulit kay Pinoy Taiwanderer. Bisitahin nyo mga kabarangay, hindi kayo magsisisi. Marami kayong matututunan kung paano ang pagpasok, anong bawal dito sa Taiwan, anong mga dapat dalhin, mga hindi dapat dalhin,
sa pagpunta rito sa Taiwan at marami pang iba. Maraming maraming salamat po mga kabarangay. Una sa Diyos, salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito. Hanggang sa susunod kong vlog, abangan nyo. Meron tayong sorpresa sa susunod kong vlog. Maraming maraming salamat po. Isasara ko na mga kabarangay. Ako mga kabarangay, dagdag ko lang no, si At. Shout out kay Alastair, Warkin. Bisitahin nyo mga kabarangay. Kaya Real Talk, MBMA. Bisitahin nyo mga kabarangay natin yan. Mga kabarangay natin. Bali, wag na wag nyo silang kalimutang bisitahin mga kabarangay, no? Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod kong vlog. 2, 3, and... What's up mga kabarangay?